Hi Asian Movie Recap here, ngayon naman ang recap natin ng episode 2 ng Money Heist Korea. Sa unang part ng pelikula ay isinasalaysay ang nakaraang buhay ni Berlin mula sa pagtakas nila ng kanyang ina sa North Korea. Kung saan, nabaril ang kanyang ina at siya naman ay nahuli. Pinakita din ang puwersahang pagtratrabaho at pagpapahirap kay Berlin nung bata pa siya, sa puntong ito nagawa na rin ni Berlin ang makapatay ng tao at mabartolina. Sa tuwing binabartolina si Berlin mas marami pang natatakot sa kanya. Hanggang sa makatakas siya sa kulungan. Walang sino man sa taga-sunod niya ang nakakaunawa sa kanya pero seryoso siya sa mga sinasabi niya. Balik na tayo kung saan nagaganap ang kanilang pagnanakaw sa Korea Mint, pinapakita ang pag-uusap ni Berlin at ng professor kung saan sinasabi na dapat maunawaan ang mga hostages na ligtas sila basta nakikipagtulungan sila. Kung saan binigyan nila ng trabaho ang mga hostages para maiwasan mag-isip, sunod naman ay pinakita si Inspector Woojin, kausap ang kanyang ina, gusto ng ina niya ang professor para sa kanya, na maging asawa. Ang sunod naman ay pinakita ang higpit ng seguridad sa labas ng mint at ang dami ng reporters. Pinalita din ang isa sa hostage ay ang anak ng US Ambassador na si Ann Kim. Dahil dito ay hirap ang task force na pasukin ang mint dahil ang isang hostages ay anak ng isang makapangyarihang tao. Sinabi nila na media fake news lang ang ginawa nilang pag-atake at ang kaligtsan pero ng mga hostages ang uunahin nila. Importante sa task force ang opinion ng publiko kaya iniiwasan nila magkamali, lalo na nakabantay ang publiko sa pangyayaring ito. Dito sinabi ni Inspector Woojin na nagkakaisa ang mga magnanakaw kaya hiniling din niya na magkaisa ang grupo nila. Dito ay tinawagan ni Inspector Woojin ang leader ng magnanakaw kung kamusta ang mga hostages na hawak nila, nagtanong din ang professor sa Inspector kung kailan siya huling nakipag-sex. Tinanong din niya kung painpeke niya na nasasarapan siya sa sex. Hiling ng professor ay kunin ang tiwala ng task force na huwag silang lolokohin. Sa puntong ito naisip ng mga taga-task force na kakampi nila ang oras dahil sa daming hostages na hawak nila pwedeng magkaroon ng problema. Ang hindi nila alam mas pabor sa mga magnanakaw ito, ginto ang oras sa mga magnanakaw, dahil sa pag-imprenta nila ng pera at paghukay ng kanilang lagusan. Dito ay naisip ng mga hostages na gumawa ng paraan, naisip ng director na ay paalam sa pulis ang mga nangyayari sa loob ng mint na naghaukay sila at nag-imprenta ng pera sa pamamagitan ng smartwatch na nasa drawer niya. Kaya sinubukan niyang kunin ito, subalit nahuli naman siya ni Tokyo. Pinulong ni Berlin ang lahat ng hostages kung saan binukod niya ang mga taga South Korea at mga taga North Korea, nagbigay siya ng patakaran na pag may ginawang mali ang mga taga South at mga taga North ang paparusahan, pag may ginawang mali ang mga taga North ang taga South ang paparusahan, kaya hiniling niya sa mga hostages na bantayan ang bawat isa. Ginagawa ni Berlin ito para makontrol ang mga hostages. Sa kabilang banda naman ang plano ng mga taga-task force ang patayin ang lahat ng device nila, at palayuin din ang mga civilian, reporters na malapit sa mint. Upang matrack nila kung may communication device na ginagamit ang mga magnanakaw. Hindi sumuko ang director at kinausap si Mise na siya ang kumuha ng smartwatch niya na nasa drawer para makontak ang mga pulis. Nagpanggap na buntis si Mise para magawa nila ang plano, nakipagtulungan si Ann Kim sa plano nila kaya naisip niya ilayo si Rio sandali. Nang makita ni Mise ang smartwatch, agad naman itong na-detect ng task force pero sa puntong ito biglang dumating si Denver. Tinawagan ng inspector ang professor para malaman nila kung may nahuli ba ang mga magnanakaw na smartwatch na binuksan ng mga hostages, sa pangtong ito wala pang alam ang mga magnanakaw. Napaisip din ang professor sa pagiging mahinahon ng mga task force kaya naisip niyang nakakalamang sila. Kaya nakipagkita siya kay Inspector Woojin para malaman kung ano ang plano nila dito nga narinig ng professor na may smartwatch na hawak ang mga hostages. Agad naman niya itong sinabi kay Berlin, kaya pinulong ni Berlin ang lahat ng mga hostages para malaman kung sino ang may hawak ng smartwatch. Kay Mise nakita ang smartwatch sa inis ni Berlin inapak-apak niya ito. Sa puntong ito may nakitang video ang mga taga-task force bago pa masira ang smartwatch. Pinutos naman ni Berlin na patayin na ang hostage para hindi na pamarisa ng iba. Dito na natapos ang episode na ito, abangan ang susunod na episode. Salamat sa panonood, huwag kalimutan mag-subscribe at on notification bell para updated ka sa mga susunod na video na upload ko.